cognizant to the needs of our learners, parents, and teachers, the Department of Education provided us with powerful tools for productivity that will allow us to foster critical thinking skills, problem-solving skills, communication and collaboration skills to be compassionate, responsible global citizens. Join us and discover new ideas in our series of professional development training program with the ICTS EdTech Unit and Microsoft Education Philippines. Together, we will equip our learners and empower our fellow educators for a dynamic future. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, sa ating mga minamahal na mag-aaral sa unang baitang, sa ating mga minamahal na mga magulang na katuwang natin ngayon sa pagkatuto, and syempre ang ating mga minamahal na mga guro sa Filipino. So magandang araw po sa inyong lahat at sana ay kayo ay nakapananghalian na at handa na para sa isa na namang tutorial session natin sa itulay para sa Filipino sa unang baitang. Right, so muli, maraming salamat sa lahat ng ating mga participants ngayong hapon. Good afternoon po, Margot Francesca Santos, grade 6. Alright, so sa ating mga grade 6 na learners, ay kasabay natin ngayon ang isa pang channel. So pwede kayong lumipat para mas angkop sa inyong baitang. Alright, ang Filipinong pagtatalakayin natin ngayon ay para sa unang baitang. Alright, so again, welcome sa ating Itulay Online Tutorial at para sa unang baitang. Okay. Hello po, Ma'am Cecil, at sana ay handang-handa na pati ang inyong mga anak na makinig para sa araw na ito dahil para sa ating week 3 or week 2 rather. Ito ay medyo may correction lang. Para sa week 2 natin sa ikatlong markahan or quarter 3, ang topic natin ngayon ang paksa natin sa Filipino 1 ay pagbibigay ng susunod na pangyayari sa napakinggan o nabasang kwento. Tutor Madge, mukhang interesting, no? Mukhang magkukwento ka ngayong araw. Yep. So 'yun ang ating tatalakayin ngayong hapon. Okay? Sa ating mga learners natin sa grade 1, sa ating mga magulang nakasama natin ngayon, pwede niyo pong ilabas or gamitin ang module na madadownload din po natin sa DepEd Commons ng pivot ng Region 4A Calabarzon. So maraming salamat sa pagpayag na magamit namin ang inyong module. So muli, ako ang inyong tutor, Madge. Samahan ninyo ako every Tuesday para sa English 1, Wednesday sa Filipino 1, at ESP 6 every Thursday. So maraming salamat po muli sa patuloy na pagsuporta sa ating Itulay Online Tutorial. So, sa tutorial na ito, inaasahan na maibibigay ang susunod na mangyayari sa napakinggan o nabasang kwento at makapagsasalaysay ng orihinal na kwento kaugnay ng napakinggan o nabasang kwento. So, sa ating mga online participants, sa ating mga learners, magkukwentuhan tayo ngayong araw. And at the same time, sa ating mga young learners natin,
Inaasahan na kaya na ninyong ikwento muli o isalaysay ang original na kwento na inyong napakinggan o nabasa. So maaring i-retell mo o kaya ikwento mo ulit sa iyong kapatid, sa iyong nanay at tatay ang iyong nabasang kwento. Right? So yun yung kasanayan o yun yung gusto natin na inyong mga bata na matutuhan ngayong hapon. Okay? So, talagang puro kwentuhan pala tayo ngayon, Tutor Madge. Pero, may isa tayong salita na kung ngayon nyo lang ito narinig, ay maaari nyo bang i-type, pwede mag-thumbs up kung narinig nyo na ito, thumbs down naman kung hindi. Okay? Sa ating mga participants, mag-thumbs up kung narinig nyo na o nabasa nyo na ang salitang ito, mag-thumbs down naman kung hindi pa. Sige. Sa ating mga online learners, ang salita natin ay hinuha. Hinuha. Sa ating mga grade 1 participants, basahin nga ulit natin. Hinuha. Hinuha. Sige nga, mag-thumbs up kung ito ay narinig na ninyo. At kung narinig na ninyo, anong ibig sabihin ng hinuha? Okay? So, habang inaantay ko inyong mga sagot, shoutout tayo sa ating mga learners at teachers ng San Jose Norte Elementary School District ng Mali. Joseph B. Gentuzala ng Good Afternoon po, Bagong Silang Elementary School. Ang lahat po ng mga teachers natin sa SDO Quezon City. Good afternoon po, Ma'am Dulce from Elementary School. Okay, so good afternoon po sa inyong lahat. Sabi ni MJ, thumbs down. So ngayon lang niya narinig ang salitang hinuha. Thumbs down din si Catherine Santos. Ano pa ang hinuha? Sige, so si Denise Batoon, naka-thumbs up. Ibig sabihin, nabasa na niya o narinig na niya ang salitang hinuha. Okay, so good afternoon po. Si Zyrus ay naka-thumbs down din. Hinuha. Sige. Para sa ating mga kaalaman ng ating mga participants, sa ating mga grade 1 learners, ang hinuha o paghihinuha ay ang mga pahayag ng mga inaakala. O yan ang ano natin, keyword ha. Inaakalang mangyayari sa isang sitwasyon o kondisyon. Ito ay pwedeng pasulat o pasalita. Alright? So, ayan, si Zaya Gion. So, mag-thumbs up na nga dahil narinig nyo na ang ibig sabihin ng hinuha o paghihinuha. Ayan, yung ugat natin na hinuha at ito na yung gagamit natin, paghihinuha. Alam na natin ngayon na ito ay mga pahayag na mga inaakalang mangyayari sa isang sitwasyon o kondisyon. Kung parang kumbaga sa salita natin sa pang-araw-araw, ano sa palagay mo? Ano kayang nangyari? Ano sa iyong palagay? Mga diba? Ito ay pwedeng pasulat o pasalita. So sa ating mga online participants, dahil narinig nyo na, mag-thumbs up na tayo dahil narinig nyo na ang salitang hinuha. Shoutout po sa lahat ng estudyante ng Pugad Elementary School, Tamara Elise Augustia po, grade 1. So maraming salamat sa pagsama ulit sa atin. Alright. So ayan na natin. So paghinuha, yun yung palagay ko o ano yung masasabi natin doon sa nabasa natin. Sabi ni Denise, isang palagay o isang hula o yung isang salita na dalawang beses na inuulit. Isang hula, ito ay pwedeng hula o palagay o ano yung isa pang salita na pwedeng mag-describe sa paghihinuha. Inulit siya, inuulit na salita. Nag-umpisa sa letrang H. Sige nga, kung narinig ninyo o nabasa ninyo sa aking bibig, ang salita na aking sinambit o ang salita na aking pinigkas na iba pang salita o ibig sabihin ng paghihinuha. Pwede si Melay Restro, tama, pwedeng kuro-kuro. Sabi ni Catherine, pwedeng hula-hula. Meron pang isa. Alright, so hindi natin patatagalin. So, haka. Haka. So, haka-haka. Very good si Dennis De Roca. Ayan, ready? Very good din. Ito ang ilan sa mga halimbawa ng salita na ginagamit sa paghihinuha. Una, marahil. So, marahil ay naipit siya sa traffic kaya hindi pa siya nakauwi. So, malamang sigurado ako na, or marahil, ayan, marahil ay nasabi niyo na rin ang salitang marahil. O, di ba? So, nasabi niyo na rin ito or
nagamit niyo na rin ang salitang marahil. Sumunod, baka, no? Baka hindi ako makarating sa iyong kaarawan. Baka. So, narinig na natin yan. So, hindi yan yung baka, ha? Ito ay baka. So, baka. Sa palagay ko, ayan, sa palagay ko, hindi ka nag-aaral kagabi, kaya hindi ka nakapasa sa pagsusulit. Yun yung ano niya, sa palagay ko, yun yung sabi natin kanina, no? Na marahil, or pwede nangyari, or maaaring dahilan, no? Sa palagay ko. Sunod, ayan, karaniwan nito mga bata na nasasabi rin natin, yata, hindi na yata darating ang mga bisita. Sige nga, sa ating mga online learners, gumamit o pumili dyan ng isang salita na paghihinuha at i-type sa ating comment box kung paano nyo ito ginamit. So gamitin sa pangusap o sa isang ekspresyon o kung paano nyo ito sinabi at ginamit ang mga salita na ginagamit sa paghihinuha. Magbigay ng mga halimbawa o kahit isang halimbawa lang, pili kayo ng isa. So abang inaantay ko yung mga sagot, mag-shoutout muna tayo from Old Balara Elementary School, QC, Grade 1 Mahusay, si MJ Sibilieno. Hello po sa inyo. At si May Junicio, si Ron Ivan Yatar, Juan Matyaga, si Ma'am Judith Bernal. Hello po, Ma'am Judith, at sa inyong mga learners sa inyong school. So, maraming salamat po sa pagsama sa amin. Sige nga, mag-type sa ating comment box sa inyong sa ating comment section kung magbigay ng isa, no, dun sa ating mga binigay na halimbawa na salita. Sabi ni Denise De Roca Jr., sa palagay ko, marami akong matututuhan sa araw na ito. Very good. So, ay, sa palagay ko, very good. Sabi ni Aris Padua, hindi yata ako grade 1, but ako nandito. So, maraming salamat, Aris. So, maaaring ikaw ay nasa ibang baitang, kung ano ang grade level mo. Ang grade 6 kasabay natin ngayon, so pwede ka lumipat sa isa pang live natin na session. Ayan, hello po sa lahat ng nakatutok ngayon ng mabait na pang elementary school, SDO, Lupao, Annex, NE. Alright, so nakakatuwa na kayo ay merong mga example, ay may mga halimbawa na sigurado naman ako na meron na kayong mga nagamit na sa mga salitang nabanggit nang kayo ay naghihinuha o paghihinuha. Sige, dahil tayo ay magbabasa ng kwento, babasahin ko ang isang kwento na talagang kahit si nanay at si tatay, si ate at si kuya ay kilalang kilala at narinig na ang kwento nito. Marahil kayo rin sa bahay ay nabasa mo na o narinig mo na ang kwento ni Kuneho at ni Pagong. So ang pamagat natin, ang Kuneho at ang Pagong na isinulat ni Aesop. Ayan, so may humabol si Cyrus Miranda. Baka umulan mamayang hapon. Okay, very good. Sa paglagay ko, matututo naman ang grade pupils ko. Maraming salamat, Ma'am Dulce. Right, sige. Punta na tayo at babasahin ko na yung kwento na mula sa ating module. Okay. Ang Kuneho at ang Pagong ni Aesop. May isang kuneho na nagyayabang sa iba pang mga hayop tungkol sa kanyang bilis at naghahamon pa ng paligsahan. Tinanggap ng isang pagong ang kanyang hapon. Tinanggap ng isang pagong ang kanyang hamon. Okay. Sa simula ay inakala ng kuneho na ito ay isang biro. Ngunit seryoso ang pagong. Sinimula ng paligsahan at sa simula ay buong bilis na tumakbo ang kuneho. Napansin niyang sobrang layo na niya sa pagong. Pinagtawanan ng kuneho ang pagong. Nagpasya ang kuneho na matulog muna dahil sa pakiwari niya ay hindi na makahahabol pa sa kanya ang pagong. Ang pagong naman ay kahit mabagal ay patuloy sa kanyang paglakad. Base sa ating larawan, no? Na nakatulog si kuneho o nagpasya siya na matulog na muna ako o matagal pa si pagong dahil makupad at mabagal siyang kumilos. Ayan, so kitang-kita natin sa larawan na ang sarap ng tulog ni kuneho. Pero si pagong ay patuloy na naglakad kahit na mabagal.
Okay, sa ating mga online learners, ito ang ating katanungan. Sa palagay ninyo, sino kaya ang mananalo sa karera? Bakit? Sige nga, so habang naantay natin ang iyong sagot, good afternoon po, watching from Bagumbayan Elementary School, Quezon City, si Precious Jewel Domingo, Grade 1 Malbard, ni Mrs. Evelyn Elcarte Conje Amante. Hello po sa inyo sa Quezon City, sa Bagumbayan Elementary School. I-share nyo na po ang ating session ngayong araw at ito po ay recorded. Kung sakaling ma-miss ng inyong mga kaklase, pwede nyo pa rin pong panoorin ang ating mga Itulay online tutorial session. Pwede sa Facebook, pwede rin po sa YouTube. Sabi ni Christy ay si Pagungpo. Very good, Christy. Sige nga, sino pang makakapagbigay ng kanyang sagot? Sino kaya ang mananalo sa karera? Ano ang iyong paghihinuha sa ating binasang kwento? Ayan. So maghihinuha na tayo. Ano yung hinuha? Ano yung palagay ninyo? Sino kaya ang mananalo sa karera? Sabi ni Tina, si Pagungpo. Si Zyro, si Pagungpo. At ayan, very good si Diane Esther. Kompleto ang kanyang sagot. Si Pagong kasi nagtiyaga sa paglalakad, makarating lang sa dulo ng paglakad o paglalakad. Pagdating sa dulo. Okay, very good. Sabi ni Denise, si Pagong yata ang mananalo sa paligsahan dahil si Cuneo ay natulog habang nag-aantay. Very good, Denise. Sabi ni Ron Ivan Yatar, si Pagong po. Very good. So, base sa ating mga online participants at sa inyong mga sagot, ay nagkaisa tayo na ang mananalo sa karera ay si Pagong. Sabi ni Tina, dahil tuloy-tuloy lang po siya. Yeah, very good. So dahil nga nakatulog si Cuneo, ay patuloy pa rin si Pagong na naglalakad. So alam natin na maari ang si Pagong, dahil nga sa kwento na nabasa natin, kung babasahin natin ang kwento, ay si Pagong ang nanalo sa karera. Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang 1, base sa ating binasa kwento, unang katanungan, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? At nabasa naman natin ang sagot ninyo, no? May dalawang mga tauhan na nabanggit. Si Pagong at Cuneo. Although nabanggit kanina na nagpapayabang si Cuneo sa mga hayop. Pero yun, no? So meron tayong may iba pang mga hayop sa umpisa nung nabasa natin. So pero sa pinaka main na character or pinaka tauhan natin, tama si Denise at si Merge Jerin, sina Pagong at Cuneo. Very good. Sunod na katanungan, ano ang ugaling taglay ng Cuneo? Ano ang ugaling taglay ng Cuneo? Good afternoon, watching from Teresi Integrated School, Mina Patayan, Jane Peralta, Loriel Songkuan, at si Rowena De Vera from Marilyn Simeon. Hello po sa inyo. At sana ay nag-enjoy kayo at nakikinig sa ating Itulay online tutorial. Maraming salamat sa pagsubaybay. Sabi ni Christy, tamad po. Sabi ni Diane Esther, mapagmataas at mayabang. Very good. So, sa umpisa ng kwento, nabasa natin na nagmamayabang siya. Naku, sino sa inyo lumaban sa akin, gusto makipagkarera? So, yun yung unang-una natin nahinuha natin na ugaling taglay ng Cuneo. Tama. Minamaliit si Pagong dahil mabagal. Very good. Isa rin yun, no, na parang pinagtawanan niya. Na, bakit ikaw? Ikaw ay malalaban sa akin. Mabagal ka. Sabi ni Dennis naman, mayabang, mapagmataas, at mainipin. So, kumpletos Ricardo si Dennis. Maraming salamat sa iyo. Pagsagot. Sabi ni Tessy, natutulog po. Okay. Wala namang masama matulog. Nagpahinga siya, napagod siya. Yun nga lang,
ay sa sobrang kumpiyansa, sa Tagalog, kumpiyansa, sobrang, dahil nga, mayabang nga siya. Dahil sabi niya, hindi ako maabutan ni Pagong, bagal yan eh, sabi niya. Sarang-saan niya sa sarili niya. Pangatlong bilang, anong ginagawa ng Pagong habang natutulog ang kuneho? Mm-hmm. Dahil nga alam natin na patuloy siya, anong ginagawa ni Pagong? Alam natin na si Pagong nagpahinga habang natutulog. Anong ginawa ni Pagong? Tama, patuloy lamang siya sa paglalakad. Very good. Punta na tayo sa pang-apat na bilang. So naglalakad lang siya, tuloy-tuloy lang, kahit mabagal. Para sa pang-apat na, sabi ni Jersey, tuloy-tuloy sa paggapang. Patuloy siya sa paglakad, sabi ni Dean. Pang-apat na bilang, maganda ba ang ugaling mayabang? Alam ko, alam niyo ng sagot. Maganda ba ang ugaling mayabang? So pwede kayo mag-thumbs up kung maganda ba. Mag-thumbs down kung hindi. Mag-happy face kung maganda bang magmayabang. O mag-sad face kung hindi. Okay? So maganda ba ang ugaling magmayabang? Ayan. So maraming sumasagot na, hindi po. Po. Sa ating mga mag-aaral, sa ating mga bata, sa unang baitang ha, hindi maganda ang ugaling magmamayabang. Lalo na kung ito ay hindi totoo. Okay? So, hindi siya maganda. Ha? Huwag maging ugali ang pagiging mayabang. Alright? So, pang-apat na bilang. Anong aral ang napulot mo sa kwento? Sige mga bata. Anong aral ang napulot mo sa ating binasang kwento? Mm-hmm. Ayan, so maraming malungkot ang mukha, maraming naka-thumbs down, na naniniwala sila na hindi nga tamang pag-ugali ang pagiging mayabang. Mas mabuti pa rin na ikaw ay maging mapagkumbaba. Hindi ibig sabihin na mayabang na parang pwede kang maging proud sa sarili mo sa mga pinagsisikapan mo dahil yun ay wala kang tinatapakang tao. Sa sarili mo lamang, kumbaga, nagsikap ka, nag-aaral kang mabuti, ginagalingan mo lahat sa klase, pero kapag ikaw na ay may tinatapakang tao tapos nagmamayabang, yun ang mali. Okay? Sabi ni Marites, bawal maging mayabang. Sabi ni Dayan, huwag maging mayabang at mapagmataas bagkos maging mapagkumbaba sa iyong kapwa. Very good. Sabi ni Isaiah, huwag maging mayabang. Tama. At sabi ni Melay, dagdag natin, maging matyaga at iwasan ang maging mayabang. Gusto ko yun na tayo ay dapat maging matyaga. So kahit anong hirap ng buhay, kahit anong hirap, no, basta tuloy-tuloy ka lang na lumalakad, tuloy-tuloy ka lang sa ginagawa mo, basta alam mo kung ano yung goal mo, ano yung gusto mo marating sa buhay, kahit na pakonti-konti yan, basta alam mo na yung direction mo ay nasa tama at yung direction na yun ay para maubot mo yung pangarap. Huwag mong ikumpara ang yung sarili sa mga kuwari, kaklase mo, kaibigan mo, o nakikita mo sa ibang bahay, na bakit ganun, bakit kaya ganun, ganito na lang, ganito ang nangyari sa amin. So, wag. Okay? Pwede mo siyang gawing motivasyon o maging magsikap ka, pero hindi mo kailangan na ikumpara. May oras ang bawat bagay. May time. Okay? So, may time mga bata ha. Matandaan niyo yan. At basta, sabi nga rin ni Tina, huwag maging makampante at maging mayabang. Okay? So, yun yung ating gusto namin matutuhan ninyo, mga bata. Okay? At natutuwa kami na inyong naiintindihan, naunawaan, at kayo nakapagbigay ng inyong hinuha sa ating nabasang kwento. Sabi ni Denise, ang pagtsatsaga at pagpupursigi sa anumang ginagawa ay may katumbas na gantimpala. Ayos. Right. Very good. Mahusay. Pang-anim na bilang, sa palagay mo, mananalo ba ang kuneho sa karera? Bakit? So I think medyo alam nyo na ang sagot natin dito. Kung ano natin sa pagbabasihan sa ating binasa, ay natulog nga si kuneho. So para sa ating mga grade 1 learners, sa palagay ninyo,
Sa palagay mo, mananalo ba ang kuneho sa karera? Bakit? Una, alam natin kung sa totoo talaga mananalo siya. Kung tuloy-tuloy siyang tumakbo, tumalon sa pupuntahan niya. Kasi alam natin na ang pagong mabagal talaga. Yun ay kung nagtuloy-tuloy siya. Pero base nga sa kwento, hindi natulog siya. Naging kampante siya. Okay? So hindi niya rin inakala na mauunahan pa pala ako ng pagong. No? At karamihan sa inyong mga sagot ay hindi. Dahil sabi ni Lenny, ay natulog po siya. Okay. Very good. So, alam na natin ang mga kasagutan sa ating module. Kalagdagang pagsasanay. Ito ay hindi kasama sa module, pero dahil natuwa ako sa mga larawan, sa tingin ninyo, ano ang ugali ni Pagong kung ito ang kanyang ginawa para sa karera? Sige nga, sa ating mga online learners, kung babaguhin natin or dadagdagan natin ang kwento, anong masasabi ninyo kay Pagong? Ayan. So habang inaantay natin, si Ron Ivan Yatar, hindi po kasi nakatulog po ang kuneho. Hello po, Ma'am Robilyn. Ayan. So maraming tayong mga online participants na nagre-respond. Happy Wednesday po, Ma'am Amelita. Ayan. Sabi ni Rose May, maging mapagkumbaba, huwag magmataas. Ayan. Very good. Sabi ni Ma'am Marites, matyaga. Ayan, matyaga daw. Sabi ni Jersey, madaya. Wala naman. Siguro wala namang sinabi sa, kung walang sinabi na paunahan lang sila, di ba? Paunahan sila makarating. Okay. Sasabi ni Jersey Madaya daw kasi gumawa ng nag-skateboard. Pandaraya, sabi ni Christy. Sabi naman ni Denise, eto gusto ko yung sagot niya, maparaan. Ayan. So naging maparaan si Pagong. Sabi ni Janica Matyaga, okay. So, nakakatawa yung mga sagot. So, iba-iba, no? So, yun ang ano natin mga bata sa grade 1 natin, mga ating mga mag-aral sa unang baitang, na mayaring iba-iba kayo ng paghihinuha o pagkakaunawa o kuro-kuro, haka-haka, no? Or palagay ninyo, dahil nga, may iba-iba kayong pangunawa dun sa inyong nakikita o napapanood o nababasa. Sabi ni Jersey, madiskarte, matyaga, madaya, sabi ni Tina. Ayan, so paano naman kung meron ang kwento ay magkakareraan sila at bahala sila kung paano nila sila magkakarera. Basta paunahan sila. So maaaring yan. Maaaring ang sagot ay naging maparaan at naging madiskarte si Pagong. Okay, so very good at nakakatuwa na kayo ay nagbibigay na inyong hinuwa at nagpa-participate. Yan, susunod natin na larawan. Wala rin ito sa module ha. Ayan. Ano ang masasabi ninyo sa larawan naman na ito? Kung ating iisipan ng babaguhin natin ang kwento. Ano kaya ang masasabi ninyo sa larawan na ito? Si Pagong ay nasa ibabaw niya si Kuneho at papunta sila ng finish line. Ano ang masasabi ninyo sa ating larawan? Ayan, sabi ni Ma'am Noemi, maparaan at madiskarte po si Pagong kanina. Ayan, ngayon naman, sino kaya ang maparaan at madiskarte ngayon? Okay, so sa ating mga online learners, itype ang inyong paghihinuha o ang inyong pagkapalagay o kuro-kuro o haka-haka sa inyong nakikita sa larawan. Hindi po manalo si Kuneho dahil tulog po siya, sabi ni Tessie kanina. Sabi ni Isaiah, madaya. Madaya ulit si dahil si Kuneho natulog nandun sa ibabaw ni Pagong. Ayan. So, iba-iba, no? So, paano kung ang ayan, mananalo po si Pagong, sabi ni Sean Andre. Okay? Sige. Patas na ang labanan, sabi ni Leia Abelion. Ayan. So, natawa si Ma'am Noemi Tolentino. Ayan. So, parehas na sila. It's a tie. Dalawa po silang mananalo, sabi ni Mary Jane. Ayan. Husay, mga bata. At sa ating mga online participants. Okay. Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang dalawa, ibigay ang susunod na mangyayari sa kwento. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. So, ito ay mas kailangan ninyong isulat sa papel. Okay? So, babasahin ko ang kwento.
Isang araw ng Sabado, maagang gumising ang mag-anak ni Mang Jose at Aling Pinay. Bit-bit ng mag-anak ang damit pampaligo. Maingat silang nakarating sa kanilang patutunguhan. Para sa ating paggawain sa pagkatuto bilang dalawa, ano kaya ang mangyayari sa kwento o ang susunod na mangyayari? Ulitin natin ang kwento. Isang araw ng Sabado, maagang gumising ang mag-anak ni Mang Jose at Aling Pinay. Bit-bit ng mag-anak ang damit pampaligo. Maingat silang nakarating sa kanilang patutunguhan. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Kung akong magbibigay ng aking sagot, dahil nandun na sila, ay masayang tumalon sa sasakyan. Masayang lumabas sa sasakyan ang mag-anak. Naghanda si nanay ng pagkain at si tatay tinulungan si nanay, at ang mga bata ay lumangoy na sa swimming pool o kung ano man, sa resort o sa beach, sa dagat. Sabi ni Sean Andre, makakaligo na po sila. Ayos ang sagot. Very good. Masaya silang nag-swimming. Very good si Jersey. Tama. So, yun ang karamihan na maaari nating sagot. Kasi nga, ang clue natin ay meron silang dalang damit, pampaligo, or meron silang mga bayang naka-swimsuit or nakapang-swimming trunks, pampaligo nila. Pupunta sila sa ilog at maliligo at magpipiknik, sabi ni Annette Labiste. Very good. Alright. So, sa susunod naman natin na gawain, sulat niyo na lang yun sa notebook niyo at ipakita kay nanay at tatay o kay ate o kuya kung meron pa silang idaragdag o kung okay o approve sa kanila yung sagot mo sa susunod na mangyayari. So, sabi ni Nashan, may liligo. Sabi ni Annette ay maliligo sila at magpipiknik. Para naman sa susunod na gawain sa pagkatuto bilang tatlo, pagsunod-sunurin ang mga larawan, lagyan ng bilang 1 hanggang 5 ang mga larawan. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Okay. So, base sa ating larawan, pagsusunod-sunurin natin ang mga ito. So, kuha tayo ng pen. Pen tayo ng yan. Okay, sa ating mga online learners, alin kaya ang unang bilang natin sa A na B, C, D, E na larawan? Alin ang unang bilang natin? Ano kaya ang unang bilang? Ano ang bibigyan natin ng unang mangyayari? O unang kung pagsusunod-sunurin natin? A ang una. Okay, very good. A ang una. Okay, number one. Ay, ang pangit ng sulat. Okay, o one na lang. Lalagay ko rito one. Kayo nang bahala, ha? Okay, next. Ano yung susunod natin? So, maaaring iba-iba, no? Maaaring sa bahay, kapag kayo pumapasok, iba-iba ang ginagawa. Yung iba, nagtututbrush agad pagkagising, pero dahil sa larawan natin, siya ay papasok sa paaralan. Karaniwan, pagkaligpit ng higaan o pagkatiklop ng higaan ay maliligo. So, yun yung pangalawa natin, letter C. Sunod naman natin, pagkaligo ay... Kasi di ba, pagkigising tayo, magmumumog, maghihilamos, ayan. Pero dahil si C ay maliligo, ayan. Ako, normal ko pagkaligo, sabay na rin yung pagtututbrush. Alam ko, may iba sa inyo, ganun ang ginagawa. So, kakain na daw, sabi ni Aiza. So, ito yung 3 natin. Oops. 3. At ang pang letter E natin, ang pang 4, pagkatapos kumain, nagtututbrush. At ang pang 5 ay letter B, dahil handa na siyang pumasok. Very good ang ating mga online participants sa kanilang mga kasagutan. So, sabi ni Aiza, A, Z, D, E, B. Sabi naman ni E ang pang-apat. Very good. So, okay. A, C, D, E, B ang sagot din ni Cecil. Okay, very good.
Very good, sina Sean, si Tessie, at si Isaiah. Ayan. So maraming salamat sa pagsagot at na unawaan natin base sa larawan, ano ang sunod-sunod na mangyayari. So ayan, isa yan sa kasanayan ninyo mga bata na kailangan din ninyong matutuhan para kahit sa subject ninyo sa science or sa English, kahit anong mga asignatura, ay isa sa kasanayan ay ano kaya ang pwede mangyari? Ano ang inyong paghihinuha? Ano kaya ang inyong damdamin sa inyong nababasa o nakikita? Ano kaya ang mangyayari? Anong susunod? Ayan, so dahil yan sa ating curiosity o yung ating pagiging, ano mas sa Tagalog ng curious? Pagiging mapaghanap ng kaalaman, gusto nating tumuklas ng panibagong kaalaman, ay nagkakaroon tayo ng mga bagong kaalaman at marami tayong natututuhan dahil doon sa mga bagay-bagay na yan. So talagang importante sa inyo mga bata na kayo ay magtatanong din sa inyo nakatatanda dahil sila ay may nakakaalam din sa mga susunod o sa mga nangyayari. Okay? So sa ating mga learners natin ngayon, bilang pagtatapos, ating kumpletuhin ang may salungguhin. Napag-alaman ko na ang pagbibigay ng hinuha ay haka-haka lamang. Kaya dapat ako ay maingat sa pagpapahayag upang di ako makasakit ng... Sige nga, sa ating mga online learners, ano yung pwede nyo masaktan? Pag nasaktan, dahil doon sa sinabi mo. Kaya dapat kapag tayo ay naghihinuha, ito ay haka-haka lamang, ito ay opinion mo lamang sa sarili mo lamang, ito ay palagay mo lamang. Kaya dapat tayo mga bata, habang kayo ay nag-aaral at kayo ay nakikipaglaro at nakikipag-usap sa nakatatanda, dapat mag-ingat sa pagpapahayag upang di ako makasakit ng damdamin ng ibang tao, lalo na sa iyong kapatid o nakababatang kapatid o sa iyong kaibigan. So mag-iingat sa iyong pagpapahayag upang hindi makasakit ng damdamin ng iba. Okay? So mga bata, diyan nagtatapos ang ating lesson, ang ating online tutorial para sa hapon na ito para sa Filipino sa unang baitang. Muli ako ang inyong tutor Madge. Maraming maraming salamat sa pagsama sa amin at muli kung kayo ay may suggestion o komento sa ating episodes at sa ating mga itulay online tutorial, maaari kayo mag-email sa edtech@deped.gov.ph. Susunod na ang ating tutor Wen para sa Filipino sa ikalawang baitang. Ingat kayo palagi mga bata, ha? Stay strong and healthy. So ako muli ang yung tutor Madge. Ingat kayo palagi. God bless. Sigurado ako marami ka na natutuhan sa itulay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at magulang na agapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Itulay Free Online Tutorial Session sa Araling Panlipunan. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Itulay Tutorial Session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!